Ako ang naaalala kong experience ko na hindi ko makakalimutan 10 years ago. Actually, kakapanganak pa lang nung time na yon. Ang nangyari kasi, mga 3 p.m. Maghihiwalay kasi kami ng baby ko at tulog. So, yung baby ko nasa crib. Ako naman, nasa bed. So, nung time na natutulog ako, naramdaman ko parang nahihirapan akong huminga. As in, habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Yung tipong talagang akala mo ay nakadagan na tao sa iyo. Pero hindi ko maigano yung katawan ko. So, ang nangyari, pinilit kong maidilat yung mata ko. At nagulat niya ako dun sa nakita ko dahil may nakita ko yung babae na nakapatong siya sa akin. Nakahawak siya sa dibdib ko. Sa takot ko, ang naisip ko, pagkasal. Kasi nung time na yun kasi ako pumasok sa isip ko sa our father. Since yung husband ko Catholic, yung anak ko Catholic. Kaso, sa totoo lang, hindi ko kasi alam yung dasal na our father. So, sa makatuwid, hindi ko siya talaga na idiretso. Since, hindi nga ako Katoliko. Pero, hindi ko alam kasi yun yung biglang pumasok talaga sa isip ko. Nung sasabihin ko na our father, biglang inunahan ako ng babae na alam na niya hindi ko may diretso yung dasal. Sabi niya sa akin, our father, our father, our father. Tapos buti na lang nakita ko yung sister ko na papasok siya ng bahay. Eh, tinitingnan niya ako since nakadilat nga ako. Dahil alam ko sa sarili ko talaga nagising ako. Nakatingin siya sa akin. Narinig ko sabi niya, gising ba to? Yung mata ko, pinipilit ko sabihin sa kanya, galawin mo ako, galawin mo. Kasi feeling ko hindi na ako magigising kung hindi niya ako gagawin. Kaso, iniisip ko siguro papapagod ako or nakalimot lang siya. Kaya ang ginawa ko, pinilit ko isipa yung pa ako. Ano ka ba? Ba't hindi mo ako ginising? May babae na katagan sa akin! Bigla na siyang nawala sa harapan ko. Maliit pa yung panganay kong anak nga. Every night talaga, hindi ko alam kung bakit talagang dapat magsi-CR siya every 10 p.m. Mami, pwede po ako samahan sa CR? Oo, si Pelgan. Sabi niya sa akin kung sino daw yung babaeng nasa kusina. Mami, sino yung babaeng sa kitchen? May titigan! Open ko nga nung light, nakita ko nga yung ako mismo, nakita ko yung babae. Sa takot ko, halos maiwan ko yung anak ko na sa pagtakbo ko. Kaya yung anak ko tuloy, nakasunod sa akin. Iyon yung isa pang mga experience na hindi ko makakalimutan dito mismo sa bahay namin. Habang kachat ko yung ex ko. Hindi ko alam, parang, ano mo yun, may parang may tumatawag lang sa gilid ko. Na parang lingunin ko siya. Ito namang isang experience ko, kasama ko rin yung
attendance elf. Ayan, kasi parang hindi siya nakatahimik pa. Sa totoo lang, madam, kakamatay lang ng... Ano may gagawin niyo? Paano sasalan niyo siya ulit? Tapos, hindi ko alam... Ah, ayaw ko na kasi nakikipag-usap sa ganyan eh. Kasi nagkakasakit din ako. Pero, siguro may gusto siyang ipahiwatig sa'yo. Ayaw naman niya ako usapin. Kung gusto niya naman niya kausapin ako, pwede naman. Pero parang ayaw niya ako ang kausap niya eh. Ayaw din naman niya ilabas yung sana o binya sa cards. So, hanap kayo yung mas parang tao din kasi yan eh. Mas magiging komportable siya. Ayun siya magpaparamdam kung sino kakausapin niya. Pero, ipabless niyo ulit yung puntod niya. Padasalan niyo siya ulit kasi parang may mga unfinished business pa kasi siya. Kaya siya nagaganyan. Kaya hindi na pa nasasabi ng Google, oh. Baka yun lang yung term na ginamit niyo. Pero, hindi pa kasi siya natatahimik, hindi niya tanggap na nawala na siya dito sa mundo ibabaw.